Good morning mga ka-goat manager and welcome to MGR Goat Farmer TV. And today, pag-uusapan natin ano ba ang idinudulot ng dahon ng ipil-ipil sa ating mga alagang kambing. Ano mga benepisyo nito? Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. And please hit the notification bell para lagi kang updated kapag meron tayong ina-upload na video. Tara! Malaking problema sa mga Pilipino nag-aalaga ng kambing ang kakapusan ng pagkain sa panahon ng tagtuyot. Upang maibsan ang sitwasyon, isinagawa ang mga eksperimento sa pagpapalaki ng mga kambing sa pamamagitan ng pagkulong upang matukoy ang epekto nito sa rate ng paglaki ng mga alagang kambing. 120 kambing ang naggamit sa pag-aaral na isinagawa sa Alabang Muntinlupa, Metro Manila noong 1987. Hinati ito sa 6 na grupo at bawat grupo ay iba-iba ang kinakain. Merong dahon ng saging, dahon ng kamoting kahoy, madre kakao, ipil-ipil at iba pang mga damo na nakukuha tuwing tagtuyot. 2 beses na isinagawa ang pagtimbang at pagsukat ng katawan ng mga eksperimentong kambing kada buwan. Sa pagsusuri ng mga datos na nakalap sa alabang, lumilitaw na ang pagpapakain ng ipil-ipil ay magiging dahilan upang ang mga kambing ay makakuha ng mataas na pang-araw-araw na pagtaas ng timbang, pati na rin ang pagtaas ng sukat ng katawan. Ano ba ang mga nutrients na nakukuha mula sa dahon ng ipil-ipil? Una, naglalaman ito ng crude protein. Nagre-range ito mula 23% to 28%. Meron din itong moderate amount of fat mula 4% to 6%. And then syempre, meron din po itong crude fiber mula 20% to 26%. Sa mga tuntunin ng nitrogen free extract o NFE, ang dahon ng ipil-ipil ay may saklaw na 32% hanggang 37%. So yan guys, pang isang araw lang po yan. Pang isang magdamagan lang yan. Kayo mga ka-goat manager, kamusta naman po kayo ngayong tagtuyot? Ano-ano ba ang mga dahon na inyong pinapakain sa inyong mga alagang kambing? Kami so far, marami pa naman nakukuhaan ng dahon ng ipil-ipil. Actually, marami pa rin kaming kuhaan ng super paksyong Napier. Napakahirap nga lang kumuha ng Napier grass dahil ilog siya. And then napakaraming bato. So talagang bugbog talaga yung katawan kapag Napier grass ang papakain namin. Pero ganun talaga. Basta't enjoying lang ang bawat araw, ang bawat pagkukumpay. And then lagi lang mag-iingat at talagang napakatataas po ng mga paksyong Napier. Sabi ko nga kung sa walang makakatagpo ay okay lang. Huwag lang cobra. Siya nga pala guys, so ang pagpapakain ng ipil-ipil ay napakaganda po sa ating mga alagang kambing. Siyempre po, kung masusustansya ang kinakain ng ating mga alagang kambing na forage, maganda po ang mga balahibo na ito. No? So, makintab, nagpapakintab. Siyempre,
magtuturok na lang din tayo ng B-complex. Kasi ang B-complex po ay nakakapagpakintab din po ng balahibo ng mga ating alagang kambing. And then pagpupurga gamit ang ivermectin. So yan guys, kung makikita nyo si Borsilo, yan po yung aking barako. Eh kala nyo hindi niya kinakain yung mga napier. Hinahanap kasi niya yung ipil-ipil, eh kaso pumailalim kasi nilagyan ko na ng napier grass. Kasi may paso ako, kaya kailangan ko na mailagay yung mga pakain nila. Yan. Sa mga nagtatanong po pala, kung ang dahon po ba ng ipil-ipil ay nakakapagpadaglag sa ating mga buntis na kambing, eh para sa akin po ay hindi. Bagkos ito po ay napakaganda para sa ating mga inahing kambing o sa mga buntis na kambing. Dahil nakakapagpadagdag po ito, no, ng kanilang mga gatas. Mataas po kasi ang crude protein nito. Pero pinakamataas po na crude protein is yung dahon ng malunggay. Ayun nga lang po talaga, ay napakakaunti po ng kanyang dahon, no? So wala pa po akong experience na nalaglaga ng ating mga alagang kambing dahil sa ipil-ipil. Suwag, meron pa yun. Nakakadalwa na akong laglag. But anyway, okay lang. Ganun talaga parte. Pero hindi pa tayo nagkakaroon ng mortality, yung tipong malaki na then saka pa lang namatayan, saka pa lang mamamatayan. Kasi dapat po very hands-on tayo pagdating sa kanila, lalo na sa mga bisiro. Dapat po is naka-record yung ating pagtuturok ng vitamins na sa ganun, walang nade-delay, walang hindi natuturukan. So kahapon, naturukan ko rin sila ng vitamin B complex lahat. And then yung mga may bisiro, naturukan ko na rin ng DCM. Sa 15 naman, magpupurga naman po tayo. Albendazole para sa mga hindi buntis at mga barako at bisiro. Fenbendazole naman para sa mga buntis. Ayan guys, ah. Si Kopi ko, papadede muna tayo kay Kopi ko kasi yung nanay niya aming supply ng gatas. Kaso tamad. Pagka dinidede, nalayo. Feeling ko naman, busog na ito. Gusto mo pa ba? Si Ichi. Okay, so mga ka-goat manager, yun lang po ang aking update dito po sa aming mini goat farm. So sana po meron akong na-share na kahit na konting kaalaman. Kung meron po kayong maidadagdag, ay maaari po kayong magkomento, no? Para pagtulungan po natin kung ano po ba ang mas maganda sa ating mga alagang kambing. So sana po okay lang kayo ngayon, araw na ito. Sana ay hindi kayo nahihirapan sa paghanap ng pakain sa ating mga alagang kambing. Although talaga mahirap. So tiis-tiis lang guys, makakaraos din tayo. Pag nagsapit na ulit ang tag-ulan, problema na lang is yung mangungumpay. So yun lang po, at maraming salamat sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta. Hanggang dito na lang po muli. Paalam!